maaaring maging sentence or complement, okay? Kung saan yung noun or adjective cannot assign genitive case dun sa subject ng complement clause dahil hindi nag-a-assign ng theta role ang adjectives at nouns sa kanyang relevant na NP. So, yung belief, tapos yung John, hindi niya kayang i-assign. So, 36D, halimbawa, yung noun belief assigns theta role to the entire clausal complement and not to the noun phrase John. Okay? So, hindi niya kaya. Ang distinctive property ng inherent case is that sensitive ito sa thematic relations at sa structural condition ng head government. Structural case, in contrast, ay subject to structural requirements at blind to thematic relations. Okay, so yung inherent case, inherent, di ba? Yung structural lang talaga. Walang thematic relations na tinitingnan. Yung structural case assigner governs yung NP na kaya niyang i-case mark. Okay? At kung ano man yung thematic relation na yon dun sa kanyang NP. So, yun lang mga adjectives, ay yung mga noun phrase lang na kayang i-case mark ng, o i-data mark ng adjectives at nouns yung pwedeng malagyan ng inherent na. Yung merong inherent case. Tingnan natin sa German para mas madali. Kasi sila maraming chika. Instances daw ng inherent case, yung dative at saka yung genitive. Sino marunong German sa inyo? Hindi pa. Okay. Yan. So, halimbawa, yung verb, adjective, or preposition, mag-a-assign ng dative or genitive. Okay? Kailangan, tingnan natin, yung property is part of the lexical entry. Therefore, yung inherent case ay part ng lexical entry. So, dapat, alam natin, na, for example, yung him, dyan sa sentence, ay may lexical information na dative siya, inherent. So, part yun ng lexicon, yung mental lexicon ng mga tao. Di katulad dun sa structural case assignment ko saan, structurally, malalaman natin kung ano yung mga case. Diba? Dito, inherent, a word. Diba? So, mas mahirap. Assume natin na yung dative at genitive ay in-assign inherently. Sabihin, yung cases are associated with internal theta role assignment. So, hindi siya on structural relations, kundi dun sa inherent, yung part ng mental lexicon natin. So, yun. Makita natin yung him ay dative. Yung principles dyan sa sentence na yan ay dative din. Tapos yung with a pencil, yung dative din. Tapos yung past joy. Tapos yung shushushushend. Shushushushend. Kaya, ganito yung mangyayari. Okay? So, susunod ha, yung mga foreign language yung daw na nasa nakatoka sa inyo, alamin ang... Ay, kakaroon. Ah, a word. Majors kayo. Ay, opo ma'am. Halimbawa, GS... Hanap ng marunong ng wikang yan. Halimbawa, sa 4DB, Dissermantus Fasosition. Ganon. Kunwari, alam mo. Anyway, so yung inherent case, maaari natin mapakita sa pamamagitan ng grid. Mahala natin, yung health, yung verb, ay yung word, tapos kung anong syntactic category, tapos yung grid. Yung 1 at 2 would represent kung ano yung mga noun phrase na pwede. Tapos yung 1, ito yung subject, diba? Tapos yung 2, mag-a-assign ng dative. So yun yung inherent case. Dapat, actually, yung ganyang slide per verb ay nasa utak ng tao na. Yun na. Dapat alam na natin agad. So, siguro maraming cards yan, di ba? Maraming index card na nandyan. Tapos, yung verb, tapos ano yung case, yung ganyan. Inherent case. Ganyan. Suppose we say that inherent dative case of helfen ay associated with internal role in the lexicon. Yung lexical entry for helfen, yan. Ay inassign natin. Ang F, alam ko. Voice. Vin. Helvin. Yung V po, nagiging F. Helvin. So, Fox Van Kent. Yeah. Tingnan natin yung 42A to E. Sa 42A, yung verb speak takes an NP complement English. Tingnan natin. At yung VP, nag-include ng adjunct na fluently. Diba? Yung adjunct na alam natin. Yung NP Poirot ay case marked ng finite na
inflection. Ito, case mark. Okay, tapos yung NP, English, case mark by the transitive verb. Okay. So, magkaiba. So, yung inflection, yung I, ang magka-case mark sa nominative, tapos yung verb naman na transitive, verb. Yung mag-ano, sa direct object. Okay? So, 42B, ungrammatical, kasi yung constituent ng sentence ay hindi altered, pero ungrammatical. Tiyan na. Poirot speaks fluently English. Okay? Yung only contrast with 42A ay yung verb speak at yung complement NP English ay nahiwalay. Or hindi na sila adjacent. So, 42C, 42D na believe takes an IP complement. Okay? Sa 42C, yung believe ay magkikase mark ng subject NP ng English na lower class. Yan. Tapos, yung 42D, yung non-adjacency ng verb at nung NP ay magli-lead to ungrammaticality na naman. Diba? So, sa halip na Faro believes sincerely English to be important. Diba? Naging 42D. From 42C. Okay, yung 42, na yung sentences na yan, ang dahilan kung ba't nag-propose yung mga ibang linguists na yung government is not a sufficient condition for case assignment in English. At yung structural requirement is that yung case assigner at yung element na ina-assignan ng case ay adjacent dapat. So, therefore, that's the topic, adjacency and case assignment. Okay, by the adjacency requirement, case assigners, dapat hindi sila mapaghiwalay. Okay? Ng intervening material, tulad ng adjuncts, kaya yung 42B at 42D ay ungrammatical. Pero tingnan natin 42E. Diba? Poirot believes sincerely that English is important. But pwede. Okay? Yung finite clause does not need to be case marked. Alala natin. Yung case filter applies to NPs at not sa clauses. Naalala nyo, diba? Ang galing. Lahat ng overt NPs must be assigned abstract case. Pero walang sinabing lahat ng overt clauses. Diba? NPs lang. So, pasok. Galing pa rin ito. Walang masabing ano eh. Walang mali. On the other hand, the subject ng finite clause... Makakahanap ka ng mali. Si Sir Kay, gano'n. Opo, ma'am. Ano? Typo. Typographical lang. Typo lang pala. Yung NP English will satisfy the case filter kasi nagre-receive ng nominative from the finite I. Galing. Anyway. 43, tingnan natin. Yung interaction ng case filter at saka ng adjacency requirement sa case assignment will again account on the judgments given. So, kita natin. I prefer the boys to leave first. So, pero I prefer very much the boys to leave first. I prefer very much for the boys to leave first. Tapos, I prefer very much that the boys should leave first. Anong nangyari? 43B ay ungrammatical kasi yung prefer. Antok na po ako ni Atan. Yung prefer ay ano, nahiwalay siya sa the boys to leave first. Yun lang naman. Okay. Tingnan natin yung 44A, 44B. Maaari natin sabihin na hindi linguistic universal yung adjacency sa as a requirement on case assignment. Kasi tingnan nyo dito sa, well, German na naman, yung 44A, yung direct object na DSN Roman is not adjacent to the transitive verb gekauft. Gekauft. Sarap mag-German. Pero yung direct object na NP ay assigned, na-assign na ng case ng transitive verb. Award, bakit? Tapos, magli-lead ito sa violation ng adjacency condition on case assignment. Tapos, 44A has a variant where the direct object is adjacent to the verb. Diba? Nanggaling, yung 44A actually ay nanggaling sa 44B. Diba? One possibility na maaari na sabihin ay ipropose na yung 44A ay related to 44B. Okay, eto na. Yung the fact na pwede natin sabihin na yung 44A ay na-derived from 44B, the idea would be that the object NP, DSN Roman, has been moved leftward in 44A. Ang tawag natin dito, kung saan ang move, namumove yung object NP within